permit me in John chapter 5 verse 1 to 11, no? So, ang sabi doon sa John chapter 5 verse 1 to 11, minsan nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalilingkuran siya ng napakaraming tao na hindi makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siya dalawang bangka, no? Sa baybayin. Nakalunsan na ang mga pangingisda at naguhugas ng kanilang mga lamban. Lumulan siya sa isang mga bangka at hiniling kay Simon may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Daupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos ng magsalita ay sinabi kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lamban upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami ng pagod at wala kaming nahuli. Can you imagine? Ano, abola ni Pedro, Lord, magdamag po kami ng pagod at wala kaming nahuli. Pero kasi yan ang aata, mag-highlight ito ng word. Alam mo yung, ang dami nating ginawa, ang dami nating pagpapagod, pagpapagal, pero despite na nakalagihin mo na nato, pero still, wala yung nangyapang resolta. Tating patina sa ginawa. Amen? Ngayong umaga, ating pag-usapan ay patungkol sa pinatawag vision and right result. Amen? Come on, say the word with me. Vision, right result. Ang iba din. Hindi na gumagawa. Ano? Vision, right result. Pagmaling pananaw, mali ang dalawa. Amen. Will agree with me. Pag mali ang imo gito ng pananaw, mali ang imo galaw. Pag tama ang imo pananaw, tama ang imo galaw. So yun yung ating pag-usapan sa mga oras na to. No? Kasi we are in the so-called G-Pol vision. Ang ating purpose to love God and to love people. Ang ating goal is to make every believer a leader. Ang ating strategy is to win, consolidate, disciple, and send. Pero, it will start, magtitikan ito sa ato gandang pananaw. Amen? Kumusta man ang ato pananaw, ang ato gandang mindset, ano? Maraming mga tao na kung saan ay nakaharap sila ng tinatawag tamang resulta. Siguro, hindi yan ang aga, maabrikap sa ako. Waray ko narunuyan nga tao nga tanang hindi mo niya ang resulta din yung maupay. Of course, yung lahat ng endeavors natin, lahat ng pagpapagal, lahat ng ginagawa natin, gusto natin merong tamang resulta. Merong tinatawag right result. Amen ba? Amen. Amen. May na nga ito karuyag. But unfortunately, ito nga ito, tinatawag karuyag, himuon, na tamang resulta, ang problema, ato mindset, di na nakakabalik ng problema. Ano? Sabi na, when there is no vision, people will perish. Kung walang pamitain, kung walang pangarap, kung walang pananaw, people will perish. And that's the problem for us, mga kapatid, na kung saan ang problema nato at ang thinking. Pero punta tayo doon mamaya. Ito yung gusto kong puntahan natin. Right result comes from right works. Amen. Amen. Ang tama na resulta, nagtitikan ito sa tama agihin mo. Ayaw paglaong sa tama mali. Amen. Meron mapakita sa iyo. Meron mga tao, akala na kahilin niya, pero may magiging maupay sila, magiging healthy sila. Amen. Amen. Birthday, akala niyo birthday wish. Ang birthday wish ko, magiging healthy at, no? Tapos hindi mo sa Panginoon ko yung birthday mo ay good health at long life, pero abusado ka, vicioso ka. Alam niyo, hindi ito mangyayari. May nalamutan na, paano niyo madidisigis ang baliw? Ang imos. Ha? Sa iyo na ang gitang paligaw na sa imos. Nag-iisip siya butang, pero iba ang hihingi mo niya. Nga, iba ang resulta. Mali ang resulta, di ba? Amen. Pa ito ng imos. Ang isip nila, kami nila makabot sa subad sila ang kataisip. Pero parang hihingi mo, ang galaw nila, iba sa kataisip. Pa ito ng imos. Nakuha niya, ang resulta ng iyo. And fortunately, may mga tao, parang baliw. Amen? Nag-iisip ng tinatawag, nag-iisip ng tama, pero mali ang ginagawa. Yung tinatawag works natin, ano, ay hindi
magtabak-tabak, magtugma doon sa pinapangarap natin, doon sa dinidesign natin, doon sa ninanais natin. Kasi it will always go this way. Right works will end right results. Hindi nga ang tama hinihingi mo ang resulta sa loob na iyo. Amen? Pagdiri-balik, pagdiri tama ang hinihingi mo, ang wrong result. Pero pag right works ang hinihingi mo, it will end sa ginagawa ng right results. Pero naman ang tama na hinihingi mo, magtitikan ito, yun na. Right thinking will result right works. And right works will result right result. Amen. Ang tama na pag-isipan magdilig sa tama na binuhatan. At ang tama na binuhatan magdilig sa tama na resulta. Palagi, yung simple saya, mga kapatid, ano, ay palagi, yun yung katotohanan. Pag tama ang imong isip, tama ang imong hihimuon. Amen? Amen. Tama ang resulta. Mayroon katawag right results. Pero pag mali na yung imong isip, mali ang imong kinatawag trabaho, mali ang imong kinatawag trabahoon, mali ang imong hihimuon, mag-re-end ang resulta para na ako, mali. Kaya kinanglan, tama ang ating isip. Pwede ba sabarang ipatupad? Tama lang patang imo isip. Pero sa inyo na, ang ato isip, disalign. Pero yan na, karuyan ko marap ang nakagito mo kang na maalign ang ato isip. Amen? Amen. Since sa inyo na, karuyan yung maalign ang iyo isip. Amen? Amen. Hindi pa parang panganapag ito. Amen? So we will align our mindset, ang ato kaisipan, sa kitang right thinking, para magkakaroon kitang right works and pag-iing up right results. So, ano na ha? Ready na? Amen? Yeah. Kumalapak na mga lady. Hallelujah. Introduction na ba? And so, ano na? Right result comes from right works and right works comes from right thinking. Ang right thinking nagtitikan sa right knowledge and right understanding. Amen? Pagtama ang imo kinatawag kaaraman, pagtama ang imo kinatawag pananaw sa buhay, yung kaalaman, karunungan mo, kaalaman mo, ano, ito yung kinatawag knowledge and understanding mo, magliligtan sa iyo sa kinatawag right thinking. And eventually, yung kinatawag thinking mo na yun, right thinking mo na yun, meron kang magagawa. May tama kang kinatawag right words and magroon mag-iend sa kinatawag right results. It will always palaging nag-uumpisa yun sa tinatawag knowledge and understanding. Kung ano yung alam mo. Amen? Kung ano yung kaalaman mo. Yung understanding mo. Amen? May natulong may na upak na butang. Knowing, remember, doing, result. Amen? Again, duhan ang foundation sa ginagang foundation sa kaarap. Kalibutan, makaarap. Dino, makaarap. Nang makaarap, kalibutan, makaarap. Kanang dino, makaarap. Sa kalibutan, makadari ang kaarap nila. Kaya may mga subject at pilas, pinasapit. Ano? Kaya may mga tao, marap na mga pilisuto. May nang tanong, nang imong kurso, criminology. Ha? Nag-aaral pa pala criminal. Jok. Amen. Kasi parang na sa totoo na, may mga tao na, alam mo pinasipikan, pinasipikan thinking. Yun yung isang part ng tinatawag knowledge na dito totoo sa ako. Sa singular, pinasipi. Kaya tao parang tao, pag ang imo nga ni knowledge, ang imo knowing, pinasipi. Ang imo nga rinig, ni-remember, pinasipi. Ang imo mababuhat, doing, pinasipi. Ang result, pinusuko ka. Nakukuha niyo? Pag ang imo nga ni knowing, maraw-raw, kabulastugan, ang imo ma-remember, kabulastugan. Ang imo mabuhat, kabulastugan, ang resulta, bulastog ka. Nakukuha niyo? That's the cycle. Knowing, remember, doing, result. That's the cycle of life. Kung nga ng imo knowing,
imo bubuhaton. Ang imo bubuhaton will result kung ano imo isip. Pero marawan ako, I encourage you. Kung ang imo nuwi, mga salita sa Ginoo. Amen? Amen! Pwede transformation ka makuha sa iyong tubuhin. It's all about sa right thinking. And right thinking comes from knowledge and understanding based sa mga salita sa iyo. We are the so-called G12 mission.